So, yo, what's up mga guys? Good morning po sa inyong lahat and welcome back again to my YouTube channel. So, kamusta po kayong lahat dyan mga guys? So, ngayon mga guys, i-update ko kayo sa bangka na ginagawa namin dito. Kung napapanood niyo sa aking last live stream na sinabi ko na ang pagkabit ng engine or makina and pintura ang kulang, di ba? Yan yung sabi ko sa last live stream ko mga guys. So, until now, hindi pa rin hinatid ng may-ari ang kanilang engine. So, kaya hindi ko na-edit. At sang sabi ng aking tito na hindi niya papinturahan pag hindi nakakabit yung engine kasi baka madumihan yung pintura kasi meron pang ilalagay na takip sa likod. So, naisip ko na i-update ko na lang kayo through video kasi iba yun sa live at saka video. At kasi marami ding nag-aabang sa video na ito. So, sana mga guys, maghintay kayo kung makaantay kayo kung kailan naging ma-upload. So, ngayon i-update na lang, i-update ko na lang kayo yan. So, tara na, let's go. So, puntahan natin mga guys. Ito yung tatlong bangka na ginagawa ng aking tito. Yan. Ito mga guys. So, ang kulang nito mga guys, ang pagkabit na lang talaga ng engine at saka pintura mga guys. Yan. No, medyo nadumihan na sa ulan. Excuse me. So, ito yung kamarote niya. Yan. Saka dito ikakabit yung engine. So, makikita nyo ito mga guys. Kung paano ginagawa sa aking full video. Yan. So, bali ang haba pala nitong bangka na ito mga guys ay 30 feet yung haba niya, tapos yung kasko niya dito sa gitna. Ipakita ko sa inyo sa gitna mga guys. Dito sa gitna yung kasko niya ay 26 inches. Yan. Tapos dito sa taas, dito at saka dyan, yung haba niya ay 38 inches. Yan. Tapos itong parka niya or bubong. Yan ito. Yung bubong niya, yung haba nito mga guys ay 29 inches. Yan. So, ito po yung latest ng ating bangka. Yan, tatlo po ito mga guys. Yan. So, ang kulang talaga, engine na lang at saka pintura. Yan, yan yung inahantay ko para mabidyuhan natin sa pagkabit ng engine at pintura para may pakita ko sa inyo para kompleto talaga ang ating vlog. Yan. And then dito mga koy sa kabila, yung pinsan ko, naggawa siya ng kanyang bangka. Yung sa kanya talaga. So, ipakita ko na rin din sa inyo. At ito para yung tarik. Yan. Ito yung tarik sa tatlong bangka. So, ito ipakita ko to sa yung bangka sa aking pinsan mga guys. Yan. Ito. Baka mauna pa ito sa kanang
sa tatlo kasi hinipahin natin ng may-ari yung kanilang engine. So ito po yung sa aking pinsan, mga kois, yan. Grabe ang lapad nito. Yan. So ang lapad nito, mga kois, dito sa gitna, 26 inches. Yan. 26 inches yan, mga kois. At sa babaw niya, dito at saka dito yung haba niya, 36 inches. Yan. Tapos yung parka niya ay 18 inches. Itong parka niya, yung bubong. Yan. At saka yung haba niya simula doon hanggang doon sa dulo, ano yan? 20 inches. 26. Oh, 26 pala. 26 inches pala, mga kois. Pasensya, mga kois. Yan. So baka mauna pa ito sa tatlong bangka doon. Yan. So nilagyan na yung water cellophane dito, mga kois. Oh, ang kinis na niya, mga kois. Yan. At sa mga nagtatanong na kung ano daw mga materials ginagamit namin, so ipapakita ko rin sa inyo, mga kois. So nandito, mga kois. Ito. Sinong blake? Ito yung resin, mga kois. Yan. Resin na hindi premix. Kami na yung nagmix. Kasi dalawang klase yung resin, mga kois. Premix at saka hindi na mixed. So ito yon. Yan. So kung bakit, kung nagtaka kayo kung bakit kulay blue ito, ha, nilagyan to yun namin ng toner. Yung toner ay kulay blue. Yan. So resin. Tapos ito, ito yung hardener. Yan, pang patigas. Kung walang hardener, hindi yan titigas yung materialis nyo. Yan. Tapos ito, fiber mat. Ito yung fiber mat, mga guys, number 450. Yan. At ito ang styrene. Yan, panghalo din ito ng resin para pampalapot. Ito yung ano, mga guys, toner. Yan. So ang kulay nito ay white. So may mabibili kayo na ibang kulay, puti, blue, pula at saka ano pa, basta mayroong mga kulay. Yan. At ito yung cobalt. Pag hindi yun nilagyan ng cobalt yung resin nyo, hindi yan titigas, mga kois. Yan. Yung cobalt. So ang hardener, napakita ko na to. Ito yung hardener nila. Yan. So ito yung mga materialis ng fiberglass, mga kois. Yan. So ano pa? Wala na. Ito, mga kois. Yan. Ito yung mga ano, minimix namin na materials. Yan, lagyan mo konti ng hardener para para tumigas siya. Pag hindi yan, lagyan ng hardener, hindi yan titigas. Aabot kayo ng isang taon. Hindi yan titigas. At sa mga may tanong dyan, anong mga content ko ibablog sa next, just comment below, mga kois. So haluin mo ng maayos para mahalo talaga yung hardener. Para ma-update kayo at mayroon tayong ma-upload. So just comment below, mga kois. Yan. So meron din akong ginagawa na bangka, mga kois. Thank you.
Ito mga guys, ito talaga yung sa amin, sa aking papa. Yan. Hindi pa natapos kasi wala ng budget. Yan. Ito mga guys, yan. So kung napapanood niyo sa aking ibang episode na yung fishing boat ng aking papa, kinonvert namin ng tourist boat. So kasahod to siya sa YouTube, may kunting blessing. So bumili ako ng materials para lang makahulma dito sa itong bangka na to mga guys. Kaya dito lang muna tayo kasi yung nabili natin yung sahod sa YouTube, pang dito lang talaga. So kulang pa siya, yung kulang pa yung materials. May kulang pa siyang mga tatlong taro na resin at saka 20 kilos na fiber mat. Yan, para may pang fishing na tayo mga guys. Kasi yung isa tourist boat na yon. So sana may mga sponsor tayo dyan na para matapos tong ating bangka mga guys. Baka may mga malumo na kasing-kasing dyan na matapos tong bangka namin na pang fishing para yung tourist boat na lang talaga, hindi na pwede siya pang fishing yan. So yan lang siguro mga guys. So abangan nyo sa aking video pag natapos na yung itong tatlong bangka, tapos na ikinabit yung matapos pagkabit ng makina at saka pintura. Yan. So meron pa dito mga kasko mga guys, oh. So ito yung mga kasko dati mga guys sa mga yung kahoy. Yan. Ang laki nitong kasko na to mga guys. Yan. So ang may-ari pala nitong bangka na to mga guys, dito sa amin yung LMPC Lamak Multipurpose Cooperative. Yan, gawin daw nila tong tourist boat sa kanilang resort. Yan. So ayun mga guys, so ito yung latest ng ating fiberglass boat building. So salamat at nakarating din kayo sa dulo ng aking video. At again, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel na umabot na tayo ng 5K subscriber. So, siguro dito na magtatapos ang aking update sa ating fiberglass boat building mga guys. Yan. Baka ulitin ko sa may mga tanong dyan. Just comment below. So, again, thank you so much and see you in my next vlog. Bye-bye!